Mahabang panahon na tinutukan ng inyong ABS-CBN SOCO ang kaso ni Christopher Von Moraleja. Si Von, kung tawagin siya ng mga kaanak at kaibigan, mabigat ang hinaharap na asunto. Sinampan siya ng warrant of arrest dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang kasintahang si Michelle Jamaica Gutierrez. Myka, si Von, kaibigan ko. Von, si Myka. Kakilala ko. Nagsimula ang kwento ni Von Moraleja at Michelle Jamaica Gutierrez noong pang taong 2010. Myka, halika sa Myka papauwi. Gusto mo yatid na kita? Ang dalawa, nagkakilala ng sila ay kapwa nagtatrabaho sa Cultural Center of the Philippines. Thanks for you. Naging mabuting magkaibigan sina Von at Myka. Ano ba? Hanggang sa silaya, naging magkasintahan. Anak, okay naman po. Ang mga magulang ni Myka maluwag na tinanggap ang pagpasok ng anak sa seryosong relasyon. Kaya nga nung mag-boyfriend siya, hindi na kami tumutol dahil alam naman namin, alam niyang kung ano yung ginagawa niya eh. Okay lang naman. Kasi, alam mo, inspiration niya yun eh. Siyempre, pinagdaanan natin yun, di ba? Pinaintindihan mo naman. Kasi nakikita ko naman hindi siya nagpapagbaya ng pag-aaral niya. Nasubaybayan rin ni Bea Baleva ang kwentong pag-ibig ng kanyang magkaibigan. Nag-uumapaw raw ang pagmamahal ni Von kay Myka. Kay Myka na lang po umikot yung mundo niya. Parang isolated silang dalawa. Nagkaroon sila ng parang sariling mundo silang dalawa. Si Myka at Von, buong-buo na umibig sa isa't isa. Pero sa di naasahan, makalipas lamang ang halos tatlong buwang relasyon, mabibigla ang lahat sa mangyayari. Dakong alas 11 ng gabi, noong 1 ng Pebrero taong 2011. Kaiglip lang ako, tapos nung marinig ko kasi nag-ano nga yung cellphone, tinignan ko, marami na palang text dun sa mother ko. Dina! Dina! Anay! Ano mo yung mga text niyo sa akin? Bilisan mo! Suspital si Myka! Pinuntahan niya ako kasi hindi siya makapaghintay eh, kasi emergency raw eh, pinagmamadali. Sa puntong yun, agad na nagtungo ang pamilya Gutierrez sa Pasay City General Hospital upang alamin ang tunay na kalagayan ng kanilang anak. Nainisip ko baka yung pag-uwi niya, siyempre nasa kali siya, baka mamaya may mga snatcher, gano'n, nasaksak ba siya o gano'n. O talagang kinakabahan talaga ako. Labis na nanlumo ang pamilya Gutierrez sa nadat ng kalagayan ni Myka. Myka! Suguan siya eh. Talagang alami ang tama. Alam mo, nanlabad siya. Nakita ko nga ganun. Nagdidilim na paningin ko dahil, ano eh. Ewan ko, sabi ko kung sino gumawa sa kanya nun, natanong ko yung mga ano, walang makapagsabi sa akin. Kasi yung oras na yon talagang totoo lang, makakita ko siya ngayon. Talagang gusto kong pumatay ang tao. Batay sa medical legal officer ng Southern Police District Crime Laboratory na si Police Chief Inspector Voltaire Nulod, nagtamo ng 12 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, si Mang Albert, abot langit ang pagdadalamhati sa sinapit ng anak. Sa morgue. Masama ang loob ko. Hindi kasi, ito lang mahirap pag naalala ko yun eh. May sikip ang dibdib ko. Sa dami ng saksak na tinamo ni Myka, tila isang taong galit ang gumawa ng krimen. Ano nangyari sa bahay niyo? Nasaksak siya ng anak ko. Kaya nga, nagulat sila nang matukoy ang suspect sa pamamaslang.
At siya na nga, si Ron Moraleja, nobyo ng biktimang si Myka. Hindi ko talaga in-expect kasi siya yung nag-aalaga sa anak ko eh. Diba? Siya yung nag-aatid pag madaling araw. Yung tagapagtanggol ng anak ko, yun rin pala ang papatay sa anak ko. Nangyari pala, doon sa loob mismo ng bahay ng lalaki, di? Yung boyfriend niya nga may gawa. Wini-welcome namin siya kada sa pupunta rito. Bakit kailangan niya gawin sa anak ko yung ganong sitwasyon? Hindi ko namin alam kung nasaan na siya. Sa pag-iimbestiga ng Pasay PNP, nakausap nila ang mga magulang ni Von. Nung una, cooperative si Von Moraleja. Siya na nga nagturo sa amin eh. Pero wala na pang nangyari. Masinsin rin ang investigasyon sa tahanan ng mga Moraleja na itinuring na crime scene. Malinaw sa investigasyon na si Von Moraleja ang tanging suspect sa krimen. Sa puntong yun, magsisimula na ang 9 taong pagganap ng hustisya para kay Michelle Jamaica Gutierrez. Taong 2010 pa nang unang maitampok sa inyong ABS-CBN SOCO ang masaklap na trahedya na magkasintahang Michelle Jamaica Gutierrez at Christopher Von Moraleja. Si Myka napatay sa madugong pananaksak at ang suspect naman ay ang kanyang nobyong si Von. Ang mga awtoridad nagsapantaha sa posibleng motibo sa krimen. Lumalabas na sa ang pag-ibisa na sa isang may relasyon, isa lamang yan, isang pagsiselos. Ayon sa kaibigan ng dalawa na si Bea Baliba, bago raw mangyari ang krimen, ay naging madalas ang pagtatalo ng magkasintahan. Ano ba yung kinagagalit mo? Laaway bati po talaga sila. Lagi po silang mag-aaway. Pag tinatawag ko siya, oh, kami sa kayo ni Myka, okay na kami, hindi na kami nag-aaway, ganyan. Okay na daw po sila. Yun yung mga November, December, hanggang January. Ayon pa kay Bea, maaaring nagtanim ng galit si Von sa kasintahan si Myka. Siguro masyado lang pong nagpadala talaga si Von sa emotions niya. Siguro parang obsessed na siya, parang ganun kay Myka. Samantala, nagpahayag raw ang ama ng suspect na isusuko ang kanyang anak, gayman. Nung una, cooperative si Von Moraleja. Siya na nga nagturo sa amin eh. Pero wala namang nangyari. Dahil dito, sinampahan ng kasong murder si Christopher Von Moraleja sa Pasay City Prosecutor's Office. Noong May 31, 2011, tuluyan nang inilabas ang warrant of arrest laban kay Von Moraleja. Kung talagang wala kang kasalanan, pakita ka at sabihin mo na ako ay inosyente. Pero dahil sa hanggang sa ngayon, eh, wala tayong Christopher Von Moraleja na nakikita, lumalabas na sa pananaw ng mga tao na siya ay nagkasala. Mula noon, kung saan-saan na nga pinaghanap ng mga awtoridad ang takas sa batas na si Von Moraleja. Hindi po tumigil ang mga investigator natin at follow-up unit ng Pasay City Police Station. Sa katunayan, maraming mga lugar silang pinuntahan with coordination ng pamilya po nung namatay, yung babae na biktima. Subalit, talagang mailap itong suspect. Maging ang social media, ginamit ng pamilya para matuntun ang akusado. Talaga hindi kami tumitigil talaga. From the very start, mula nung mailibing na namin si Myka, nag-start na talaga kami ipaglaban talaga nung makuha namin ng justice kay Myka. Si Von Moraleja, December 2019, muling ipinalabas sa SOCO Wanted Series ang kaso. Dahil dito, muli rin nakatanggap na mga impormasyon ng mga pulis. Sa di naasahan, ito na pala ang magiging daan upang matapos ang 9 taong pagtugis sa wanted na suspect. Sa is ng Enero 2020, si Von tuluyan ang nadakip ng mga awtoridad. Itong breakthrough na to ay sa tulong na rin po ng ABS-CBN SOCO. Dahil
Kung hindi po ako nagkakamali, December 28 ata, may nailabas na year-end report tungkol dito sa insidenteng to. Nakakuha po kami ng report from Nagkarlan Police Station. Tinext po nila at kinukumpirma nga kung merong criminal record itong Christopher Bon Moraleja na nasa Nagkarlan. Doon na po, inoperate po nila hanggang sa nahuli nga itong akusadong si Moraleja. Sa presinto, inabutan pa namin si Von. Doon sinubukan namin hingan siya ng panig. Pero ito lamang ang naging sagot niya sa amin. No comment po, no comment. Sa korte na lang po ako magsasalita. Sa pagkakadakip kay Von, umusad na ang formal na paglilitis sa kaso. Ang pamilya Gutierrez dumalo na sa arraignment ng akusado. Ngayon, abot kamay na raw nila ang hustisya. Nung tanungin siya ng judge, yun agad ang sinagot niya, guilty. So binigyan siya ng chance ng after 30 minutes, pinag-isip siya kung talagang yan ang isasagot niya talaga kung guilty or not guilty. Yun pa rin ang sinagot niya, guilty. Dahil sa naturang pag-amin, guilty ang naging hatol ng hukuman kay Christopher Von Moraleja. Pasasalamat naman ang nais ipaabot ng pamilya Gutierrez sa pagkakaaresto kay Von. Una, nagpapasalamat kami sa taong nagturo, sa civilian person, kung saan pwede mahanap si Moraleja, si Christopher Von Moraleja, sa CIDD Camp Rani, sa mga police passage, Major Goford, sa Nagkarlan Police, talong-lalo na sa ABS-CBN sa SOCO. Ang mensahe ng pagmamahal ang kanilang nais iparating sa anak na kay Lamay, hinding-hindi nila malilimutan. Myka, alam ko, you're in God's hand. Alam ko, masaya-masaya ka, anak. Mahal siya natin. Mahal na mahal ka ng mga kapatid mo. Kaya sabi na, anak, tayo ay masyadong dalasan. Thank you.